namin. Natuloy kami ni Tatay Fernando, galing kasi siya sa trabaho. Ayan. Ang oras po natin ngayon, mag-aalas 9 na, pero pumunta pa rin kay Lola Mary. Doon po sa mga nagpagigas sa atin, maraming salamat. Gitang bukit po yung kadaanan natin. Ayan. Tao. Ayun, andito na po kami kay Lola Meli, ang dilim. Oy, kwenyo ho muna. Magkukwento-kwentuhan muna. Yan, kasama natin si Tatay Fernando. Okay, na dilim. Yan, dun po sa mga nagpagikas. Salamat po sa inyo, ay si Lola Meli. Ay, buti naman may tao ngayon. Ano, mga ano kaya ito? Mga taga Bulacan, ano? Kaya? Kalakaban. Yan, mga mami, eto pa rin kami. Madilim na. Madilim na, di na makita. Mag-ano na po, mag-alauna na, no? Yan, alauna na po ng gabi. Panalapit natin kay Tatay Fernando nang makita. Masilayan niyo po si Lola Meli. Doon po sa mga dating lumakap kay Lola Meli. Nami-miss niya kayo. Paramdam kayo bukas. Ay, este. Charot lang. Uy, gabate. Basta salamat po sa lahat ng mga nagkuhuyan na yung mga nagbibingo. Tapos, uwi na ako, ima. Nag-uwian na po sila. Nag-uwian na yung mga nagbibingo. Akayin niyo po si Lola Meli sa daan, ha? Yan, mga lola nila yan. Mga apo. Apo ba yan? Mga apo. Nagbibidahan po tayo sa kay Mami Connie and kay Ate Elena. Sama natin si Tatay Fernando. Doon po sa... Ayan. Paling pa yan. Hello po. Madilim na yun. Madilim. Ako po, andito sa ilalim ng punong mangga. Pag may time, babalik po tayo bukas. Doon po sa mga nagpagikas, salamat po talaga. Daling po natin kay Lola Meli. Ang oras po natin, 2 a.m. 2 a.m. na ba? Hindi pa po ata. Wala ko 2 a.m. Nagulat na lang ako. Yan mga mami at doon sa mga nakakakilala po kay Lola Meli. Ayun na po siya, nakapahinga na. Yan, shout out po natin sa lahat ng nakasubaybay ng kwento niya. Bagamat pinalabas niya pong masasama ang ugali ng kanyang pamilya, pero magalit na si Lola Meli sa ngayon. Hindi ko po siya kakampihan, pero love-love po natin siya. Talagang hanggang sa huling hininga po niya, talagang hindi pinakinggan si Kuya ako, kinikilabutan na po, mukhang naghalit sa akin. Oo. Nandito ka na naman. Hinihiyawan yata ako ni Lola Meli, mga mamis ko dyan, mga daddy. Hindi, nagpapatawalan dahil gano'n natin siyang kausapin. Hindi po ako makakadaan kasi, makipot na. May 2, 4, 6, 6 na lang po kami. Ano yun? Ate Fernando. Ayun, paano ba? Hindi po ako makalapit. Bubulong sana ako na mas bigyan ng kalakasan at muling makapagsimula yung ating biyahe pagmamahal. Si Lola Meli po yung naging muka ng biyahe pagmamahal natin. Siya yung unang-unang may pinakamaraming kwento. Doon po sa mga naging ninang niya at ninong, salamat po sa inyo. Ilan taon na si Lola Meli? 84. 84, 85? 84. Nakasanay mo ako. Pinag-birthday namin sa lumang simbahan nun yun eh. Jollibee, yeah. Diba? Masarap kaya ka. Lolo ko po nga, sabi ko, ang sarap nga ako ng andamo ah. Kaya nga lang po. Dala lang eh, ganito ko yung awyun. Lumipas na yung birthday niya noon. Surprise nga daw. Baka naman magtaob kayo dun sa mga. Kung lang yung si Lola... Di ako yan. Hindi, si... Hindi kayo sa tabi ni Lola Meli. Ha?
Yan, may edad na rin po yung kanyang, senior na rin kayo, no? At, oh, senior. Oh. Nahiyakap yun, di mo alas ang katalit. Oh. Init muna ako, tubig na mainit. Kung sasalang lang ako, sandali lang. Ako naman sasalang, ma'am. Yan, shout out po natin yung ating mga mami. Bahala na po kayo manghula ng pangalan ma. Dahil ayaw nilang magpa-shout out. Ayaw mo na, ako na gagawin. Doon sa ating brother. Ako na gagawin niya, mamayanto ko na. Ano, ayaw ko nito. Magulo ako, Connie. Yung ating mami na isa pong nasa malayo din. Na nasa bakasyon, shout out. Yan sa mga kalangga po natin. Sa lahat po ng... Lahat po na yumakap talaga kay Lola Meli. Ala po ako masabi. Eh, Fernando, medyo shatan mo nga kung maganda kung ano si Lola Meli. Medyo magsalita ka po. Hey, ipakita ka na rin. Puhantok na antok. Naantok na rin. Galing trabaho. Dito po kami kay Lola Meli. Ayan po. Eh, di pa bumbuy tayong tatlo. Sila na lang tatlo din. Tele na sa paanan. Si Tele na sa ulunan. Yan po si Lola Meli. Nang maalam na po siya. Nagpahinga na po sa sobrang pagod. Ayan po. Piyaw. Yan, medyo konting oras pa po dahil wala, kami na lang po yung tao dito. Malapit na po. Hanggang Martes po yung kanyang libing. Yun na po yung huling kwento ni Lola Meli. Dito lang ako. Nagulat po yung ating naka-live po tayo nung mabalitaan natin na yung ginawa niya. Basta napagod na lang po, hindi na yung kung ano yung nakalimutan lang huminga, no? Di ba? Nakalimutan lang pong huminga. Hindi nag-exhale. Ano ba? Wala na rin ako masabi. Ubus na kwento. 7:30 a.m. kasi kung na-stop doon sa pagiging Papa Dot 6969. Yung mga mami po natin dyan, sana maka-move on na kayo, makahanap na kayo ng ano, ng forever na pupuyat si Kuya Au. Na si Lola Meli. Hindi man lang po nagpa-ano ng bulaklak si ano, no? Pero hayaan mo na. Malalanta lang naman po yung bulaklak, di ba? Makahanap na lang sa tabi-tabi sa mga damo-damo dyan ng bulaklak. Yung unang mapaparusahan ka talaga. Talagang bugbog sara. Hanggang sa apo, bugbog sarado ang inabot. Ako lang ako naambil. Dati ka lang yung CB, yung sumunod mo sa akin. Oh, dahil ikaw panganay na apo. Naiwan dito. Madalas kasing kasama. Kasi nung nahiwalay si nanay, sila na. Yung nasa nakapundar ng bahay sa abroad kami na magkasama. Ayan, ano, wala na si Aro, tapos na. Ah, wala na. Minsan na, kung kami po eh, nakapag umuram man sa nanay namin, saka gagawin din niya. Tuloy pa rin ang hampas niya sa likod. Pinahampas siya, nakaakap na ako sa bintin. Lola, nakakalupit, ano? Pakiusap. Eh, ano naman? Hindi, kaya nga, kung nakaranas kayo ng gulpo sa kanya, ano yung dahilan niya? Bakit binti kayo? Wala kang dahilan, kundi salbahin niya talaga. Nakakala nga ng tao kami napakasasama yung anak niya. Yun nga yung pinalabas niya na lahat ng anak niya, lahat ng apo niya, eh, masasama. Yun ang sinasabi niya sa amin sa vlog. Katotoo lang, at naigad na kami magkakapatid, ang umira sa amin magkakapatid, takot sa kanya, sa kawalang niya. Ngayon patay na siya, dali niya na lahat yung ginawa niya. Ganun. Ibig sabihin nga po sa inyo, ano ho ulit ate pangalan niyo? Emily po. Ay, si ate Emily. Di kahit may asawa kayo, hinuhubaran kayo sa kalsada ni Lola Meli. Dalaga po ako lahat. Ah, dalaga. Ahead ko lang hanggang ngayon dito ko. Ganun kahaba. Pinalo na alambre. Ala. Hinubuan ako. Tapos at kundi naman sa stepfather ko lang, sa ilalim ako yung born na, ubod ako. Ngayon may asawa ko, kinakalap ko na yan. Hanggang sa imbornal talaga isinulot kayo sa imbornal. Dinaroon ako sa kasadyano. Meron na siyang ano, balahibong pusa. Oo. Nasa nakita, oo. Pag-araw na hindi yan. Wala sa ikna, puro kasama. Hindi namin siya maaarala. Sa tao. Basta totoo lang po. Mas natutuwa po kung nawala siya tapos kahimik kami ngayon. Ah. Sa kahihiya
Kaya nga po, sa gaya nga po niyan, wala na si Lola Meli. Kahit sa inyong magkakapatid, sa inyong pamilya, huwag nyo nang... Kahit sa amin mo po magkakapatid, maraming problema. Kahit po sa mga anak-anak sana, walang makamana nung... Walang makamana kay Lola Meli. Wala. Dali niya na lahat yung ginawa niya, ganun na. Sana ba... Tama, binigyan niya kami ng buhay. Eh kami naman po, halos binigyan, budyap. Maliktaan na kami, pinatay na niya kami. Kesa naman yung puro kahihiyan na inabot namin. Sampo kayo nakita, may asawa na ako. Ginugulpi pa kayo? Ay, tama ko sa kasada. Putang na mo, demonyo ka. Malandi. Malaki suso. Pakarati ng bayan. Ayan. Yan ang nanay. Eh, saan niya naman nakukuha yung kwentong ganun? Dala niya. Ang kaya, niya. Kaya nga ho. Katutupo na makinta. Eh, si ano ho, si, yung si tatay ninyo, namatay... Onde na napakabay po niya. Namatay din siya sa sama ng loob. Namatay rin siya sa may edad na rin oh. Pero gusto niya yung palagi ko po ay nang ito siya. Sa mundo to. Nakatanong pa sa sama ng loob sa kanya. Hindi ngayon ho, komo alam nakapahinga na si Lola Meli. Buksan niyo po yung inyo. Sa uling buhay niya na ginawa na niya. Hindi nga kaya nga po ang ngayon komo wala na si Lola Meli. Dinala niya na yung ugali niya. Ngayon yung... Hindi, sabihin ko po, yung galit sa puso niyo, pawalan niyo na rin. Di ba? Hindi naman po kami magtanim ng kamanan doon. Oh, kada pupunta ka rito. Nung pagdating ko dito, uwi ko, parang binupuntahan ko yun, nahalikan ko yun. Samantalang pa nagbida siya, lahat, pati sa apo, galit. Oh, ganun yung ginawa niyo sa amin. Eh, dalaga din, anong bata daw ah. Pero... Ano kailangan mo dito? Hingi ka ng pera sa akin. Kanino kang anak? Ginanong-ganong daw siya. Hiwalay na yun. Kaya... Oo. Pero ang... Pagmamano lang naman daw siya. Ang mahal na mahal niyan, si dalaga sa akin. Oh, eh, si Upe mapagbigay. Huwag mong papaiyakin yan. Isa pa yan. Kaya kami tinatamaan ni B. Huwag iiyak yung dalawa na yan. Ay, dalawa. Apo, ipakita ko kaya kayo sa video para po kasi nung unang vlog, lumitaw na kayo yung masama. Huwag na. Hindi, pakikita lang ko po kaya kahit saglit sa video. Basta, oh, ganito na lang. Oh. Pero masasabi ko ho, dala-dala na ni Lola Meli yung sa kamatayan niya yung ginawa sa inyo, sa apo, sa mga anak. Siguro naman, ngayon, wala na siya. Pag nailibing na siya sa Martes, umpisahan niyo po uling buksan yung inyong mga puso. Ipawalan nyo na yung galit. Hindi, si ano si ate, ano, daladala pa rin si ate, ganun din. Ganun din siya. Kasi sa, darating din. Hindi naman kabad-kabad mawawala yung galit ang puso mo. Basta ano ho. Lahat na kahit. May awa kang mararamdaman. Mm. Kaya talaga yung mga makakalala mo. Yung nangyari ho. Ang punta ka dito, Alika. Ang buhay niya, walang hiyapresyat talaga. Ha? Kaya nga po, dahil nag, bago daw siya namatay, nag-ihiyo pa, di ba? Nagaganda pa kinundo. Yung iibay. Iibay ka lang pa. Siya tayo mag-iibay. Dito. Kasi ito, talagang kasama niya lagi. Trabaho. Dito. Ate Elena, Ate Esther din ikwentuhan tayo, hindi makita pakikita. Ano yung ano sa iyo naman, ano yung sobrang mula noon hanggang ngayon na pero pinatawad mo na si Lola Meli. Kayong tatlo, kayong lahat, pati mga apo pinatawad niyo na. Hindi. Ako hindi ako galit kay Lola. Hindi sabi, sabi mo nga hinahalikan mo pa pag galing trabaho. Hinahalikan ko 'yan. Pero kahit po wala na si Lola Meli, lilibot po kaming dalawa rito para makipagkwentuhan. Ano po? Ang tatanay ko na yan, hindi maramda, hindi nagtatampo o nagdadaramdam. Kahit ginanon siya. Mabait si... Ano yung pangalan mo ulit? Kuya Albert. Hindi matampoy. Dahil noong pumapanahon na yun, naniniwala kayo na gano'n kami. Hindi. Unang kausap ko pala sa kanya, siyempre bilang isang YouTuber, kung ano yung sinabi nung binablog mo, yun ang itatitle mo na, ang tinitle ko, pasensya na po, binago ko yung title. Ang kwento niya sa akin, itinakwil siya ng buong pamilya. Talagang sobrang nasaktan ako nun, na buong pamilya. Tapos ang sabi niya, taga Visayas siya. Di iniisip ko, dayo, hindi taga dito yung mga anak. Kasi lumang simbahan yung tinitira, halimbawa nakitira lang siya doon. Yun ang nasa isip ko nun. Pero malalim ang kwento niya.
may mga nakatago kwento na hindi na pang kwento. Hindi lang masabi. Mm. Pero may kwentong ano, mas malupit kung pa. Kung paano nagsimula. Mm. Kung yung galit na ugali. Paano yan? Kung paano lahat yan nangyari? Kung paano siya dyan napunta? Meron yun. Eh, sa ngayon, lang, mahirap mag... Hindi nga po, sa ngayon, naiintindihan ko na mas gusto niya nagmukha siya kaawa-awa para mas mabilis. Mas mabilis yung pasok ng Ladiho ba? Pag ikaw eh, pakikita mo na walang nagmamahal sa'yo, napakarami niyang makakasalubong ng mabait na tao. Tulad ko nga ho, kahit na dumaan yung bagyo, di ba? Kung nung nagbuwalan yung mga poste nun, pinapuntahan ko siya sa mga bayo ko. Pero nung marinig ko, napunta akong narinig ko yung kwento, eh, nasa gitna na po ako nun. Nasabi ko na, Lola Meli, hindi yung mga anak mo may kasalanan, ikaw din. Hindi naman kasi kasi tama, utang niyo yung buhay niyo sa kanila, sa kanya, no? Pero yung ginawa niyang pampalaki sa inyo. Ganun na 'yung nangyari. O baka matatid po kayo. Aalam niyo na rin. Walang yata siya. Hindi, kuha na lang po siguro. Magpatawad po tayo, magpatawad po tayo. Ningi po tayo. Opo, hindi, naliwanagan na rin po ako at kahit ito kwentuhan lang naman. Pero si Kuya Aw, lilibot pa rin kami tsaka si Tatay Fernando po dito. Dinala ni nanay, bahala siya. Sino anak ang matutuas kanya? Sino anak ang... Pero grabe pala yung pahirap na ginawa din sa inyo ni Lola Meli. Oh, Diyos ko. Dalaga na ako. May asawa na ako. Puro kahi. Pero maganda naging ano niya, bigay ng buhay. Pagkain. Pero ngayon ay ala na siya. Ganyan yan. Hindi ko talaga mapanakit siya, saka brutal. Mm. Pag nanakit, hindi isang palo lang. Pero kung buti nga buhay nung sakit lang eh, yung kahihiya po ng tao. Nung nagkaisip ako, buti nga po kung sakit. Ayun, inabutan mo nung magkaisip. Nagkaisip ako nung nasa Bulacan, eh, maganda. Buti nga po, kung kahihiya. Kala ko dito rin nagkaroon ng bahay na naipundar yung binenta. Nung pala taga sa Bulacan pala. Bulacan. Malaki lupa. Malaki ba? Malaki lote. May extra lote pa na hindi pwedeng tayuan. Malaki rin. Ito, sayang. Ang kwan naman, bakit naman yun yung, doon nagsimula na yung kwento nung naging masama ugali ni Lola Meli. Hindi pa nung nanakit. Hindi pa doon. Nung nauwi na siya sa Bulacan. Doon na nag-start. Na laging galit, laging ano. Kami naman po siguro papakaabot din. Ngayon po sa nakita niyo naman po siguro. Yung tatay niyo ho, yung kinikita ni Lola Meli, talagang inano niya, yung pinag-ingatan, pinagpagawa ng bahay, nag-alaga ng hayop. Kaya lang si Lola may Meli. May baboyan eh, no? Di ba, Nay? May baboyan doon sa likod na ganun. Tapos ang nangyari nga po kay Lola Meli nung makauwing galing abroad, doon na nag-start yung ugali niya. Kahit na hindi siya nakauwi na abroad, talagang ganun siya. Kaya kami ay narinig mo po. Dumadami na mapatawa. Eh noon kasi sila lang. Mga anak. Mga din nyo kami narinig. Mga panang nakalaan nyo ganun kami. Eh, ilang mga anak yung nandun? Tito Popoy. Eh, dalawang lalaki daw eh. Dalawang lalaki. Tito Popoy, Tito Poge. Tapos si Nanay, saka si Ima. Tapos namatay na siya. Si Lolo. Ano ginawa niya? Kahihiya pa rin. Oh, dahil yung pangalan, yung kayo pa rin mga anak kahihiyan yung pag-uusapan. Kahihiya pa rin. Kayo pa rin. Yung pamilya niyo pa rin pag-uusapan. Hindi na nawawala. Hanggang ganito, patay. Makalipos ang taon na ito. Pero ang importante, lahat na nakapaligid dito, alam na may side din kayong kaya nagkaganyan ng pagtingin niyo sa kanya. Hindi kami magamang tao. Kaya iiwasan mo talaga. Pero hindi nyo maiyali sa akin na magkaganyan. Eh sabi ko nga po, si Mrs. Sa sobrang naawa din, inuwi sa Marikina. Nung lumakas siya, bigla na lang tinakot na pag hindi mo ako binalik ng gapan, magpapasagasa ako. Natakot si Mrs. Kami naman po yung nagpapasalamat sa inyo. Kung hindi nyo narinig at napalit namin. Ayaw ko niyan nung sabi na titira nga daw sa inyo. Hindi na ako. Kasi mahirap. Eh, sana naman po. Sabi ko, mawala sa isip niyo. Gustuhin mo manatulungan. Talagang napahirap na sana. Mawala po sa isip niyo na gano'n kami kasama. Pero ako pa man po, kung lumaki yung channel ko talaga at meron ako,
hindi ko talaga siya bibitawan dire-diretso pa rin. Kasi ang naramdaman ko kay Lola Meli, sobrang tigas ng puso niya. Yung kung ano yung katwiran niya, yun yung tama, ganoon siya. Iniisip ko naman na baka sa bawat punta ko, lagi kong sinasabing isuko mo sa Lord yung nararamdaman mo. Eh bakit kaya nagdadasal naman ako? Marami nang nakiusap. Hindi na nasagot ko. Tao ng simbahan, kapitan. Lahat kaya daw sumunod. Mga anak. Ito hindi. Yung mga anak na lalaki. Kasi dinadalaw din na pagka pupunta. Siguro nakita naman yung ugali ko ngayon. Hindi ko naitaas. Ay, yung isabihin. Yung dalawang lalaki nasa Bulacan, mababait din po. Lahat po naman walang masama. Kumupunta kay Lola Meli. Talagang ginawa ni Lola Meli, gusto niyang maging pulubi style niya para kayong mababalita sa madlang people na mga walang hiyang pamilya, no? Mawalan sa isip niyo na gano'n kami. Pero si Ate Esther ang babalik-balikan ko rito. Sanay na kami. Bakit isa na po? Hindi ho, kasi gusto ko marinig sa kanya yung ayoko makarinig ng salitang Samonyo, Samonya, ayoko na lang. Saan na nabili na yun ng lupa yan? Ating ni Lola? Opo, yung ganun. Kukanin po natin siya, medyo astig-astig eh. Ganun lang po yung mista. Ganyan lang po yan, pero hindi. Lilibot pa rin naman ako dito, hindi naman porket wala na si Lola Meli, eh, hindi na ako lilibot. Dabay nyo na rin po. Hindi, kay Mami Connie, lagi kong sinasabing dadayo kong makikapit. Wala naman talaga akong... Noong nagdadaang panahon o talaga, ni Kapi wala ako. Inamabot nga po ako sa back to zero. Kada maglalive ako, umiiyak. Pero ngayon, nakamove na ako. Sabi ko nga po eh, one day eat lang yung tuwing hapon lang ako kumakain. Siguro ko naman nakita yung ugali ko, kaya nakita yung, ay, tawa rin ko. Hindi ko matanggam, hindi ko talaga makating sa sarili. Talaga, hindi ako marimbado, pero nakita nyo, unti-unti natin, binalo. Saba na loob sa akin. Bilang ang araw. Sobrang sakit. Bilang ang araw kung masaya kay Lolo, para nasa... Na hindi rin, hindi ka nasaktan. Beses lang. Puro kahit. Pero nasigawan ako. Hindi lang ako napalo. Hindi kaya naman nga po, ikaw ko yan, kahit na ganun yung inabot mo kay Lola Meli, hindi ka nagtanim ng galit at tuwing galing ka ng... Kahit ako hindi po. Kaya nga lang siya, numapadpad niya dito. Gaya nung mapunta kami. So, kat sinabing nawawalan daw siya ng pera. Pinagbibintangan yung mga anak. Diba? Ganon din po. Ako, yung kapatid ko lang. Pinagbibintangan.